Magandang gabi mga kapuso! Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Southern Leyte, isang dambuhalang isda ang namataang palutang-lutang sa kanilang dalampasigan. Pero gaano katotoong ang naturang isda, isa raw signus? Dumaloy ang kaba sa mga taga San Ricardo, Southern Leyte. Nang kamakailan lang, inanod sa kanilang baybay ang isang dambuhalang sunfish o mola-mola. Madako to. First time mo nakakita ng malaki dito, sunfish. Medyo mahina na ba? Kasi sobrang laki din. Mahigit 300 kilos. Sinubukan naming pabalik sa alaot. Ang ilang residente nangangamba sa biglang paglitaw ng mola-mola sa kanilang lugar dahil... Sabi nila, may mangyayari ba? Ang iba naman daw nangangamba na baka senyales daw ito na lilindol. Kuya Kim, bakit may paniniwala ang lumilindol kapag lumilitaw ang mga mola-mola? Kuya Kim, ano na? Dahil ang mga mola-mola ay galing sa kalaliman ng karagatan, ang paniniwala ng marami pag ito daw ay lumitaw, magkakaroon ng lindol. Nasesense daw nila ang mga seismic activity dun sa malalim na dagat. Kung merong mga paggalaw under, sila yung unang makakaramdam. Either that they move horizontally or aakyat sila. Ang mola-mola o sunfish ang isa sa pinakamabigat na bonefish sa buong mundo. Maaari sila humabang ng hanggang 14 feet mula sa magkabilang dulo ng paligpit nito. Maaari itong lumapad ng hanggang 10 feet. Mabibigat din ang mga mola-mola. Umaabot sila ng 2,200 pounds kasing bigat ng isang maliit na sasakyan. Samantala, ang nangihilang mola-mola na napadpad sa San Ricardo. Pagkagabi patay na. Kasiyahan kami na ibabao na lang namin kasi masisira naman yun. Ang haka-haka tukol sa mola-mola, nagkatotoo kaya? Wala po namang nangyari noon. Maari indikasyon ito ng mga paggalaw pero may mga ibang rason kung bakit sila umaakyat. Isa nga doon ay yung kanyang pag-regulate ng kanyang body temperature. Habang naghahanap ng pagkain, mahirap magsabi na yun ay yan. Basihan natin na talagang may mangyayari na susunod na paglindol. Pero maliban sa mola-mola, may isa pang deep sea creature na madalas din kinakatakutan kapag lumilitaw. Ano ito? Ang mga oarfish ang longest known species na mga bonefish na kinakatakutan din dahil kapag nakikita raw ito, signus daw na magkakalindol. Pero sa isang pananaliksik na ginawa sa Tokai University Institute of Oceanic Research and Development at University of Shizuoka sa Japan noong 2019, sa 336 sightings ng deep-dwelling species katulad ng mga oarfish mula noong 1928 hanggang 2011, lumalabas na isang beses lang lumindol ng mas mataas pa sa magnitude 6.0 sa 100 meter radius area kung saan ang mga ito natagpuan. Kaya para sa mga mananaliksik na hapon, ang paniniwalang indikasyon sila ng lindol ay mas higit na pamahiin lamang. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 horas.